Ay, Kamag, ito na yung ginawa nating probiotic, ano? Nasira kasi yung unang video kung paano yung procedure kanina. Nasira po yung video. So, ito na yung kinanaw na cocoa sugar. So, 2 kalating kilong sugar, cocoa sugar, kinanaw ko sa unchlorinated water na 1 litro. So, ang kinakalabasan ng mixture ng sugar, cocoa sugar at saka tubig ay 3 3/4. So, hinaluan natin ng bali 4 na Yakult doon sa 3 3/4 kilo ng mixture natin ng cocoa sugar at saka 1 kilong tubig na unchlorinated. Salamat pala sa nag-share ng paggawa ng probiotic kay Mr. Jerry Egbisit. Shout out. So, ginamit naman po ni Sir Jerry ay molasses. So, tayo naman po, sinubukan natin, no, ng paggawa ng probiotic gamit ang cocoa sugar, no, kinanaw sa unchlorinated na tubig. Ayan. Pasensya na po kayo kasi yung kung paano ko minix, naghang yung cellphone ko. So, hindi niya na-record. 2 beses na rin itong nangyari. No? Yung una, yung paggawa ko ng taniman ng kabuting saging na nakaset up sa urban living. Ang nangyari, naghang din. So, ayan po. Ang mixture natin ngayon ay 5. Kahang na naman. Kahang na naman yung cellphone ko. So, makikita natin dito, mga kamag, active na yung good bacteria. So, bumubula na. So, indication na may paggalaw na doon sa mixture natin. Okay. Para kang naglagay ng yeast, no? So, bumubula na siya. Okay. Yan, haluin natin ulit. Ulit ko po, pasensya na kay kanina kasi yung paggawa mismo noong mixture, yung paglagay ng paglagay natin kanina ng Yakult ay yung unang video naghang. So, di ko na-retrieve po. So, pasensya na po kayo. So, ito po yung mixture na to. I-ferment ng 24 hours. And then, pwede nang gamitin. Ihalo natin sa unchlorinated water na at saka isang kutsarang probiotic. Yan. Yan at pandisang bobag. Pwede halo sa ang substrate para sa oyster mushroom. Ayan, nakikita niyo po, nagbabaw. Kung may paglaw na, no, buhay na sila. Tapos ilipat lang po natin yung concoction sa malinis na container at ilagay sa
malamig na lugar at takpan ng karton o kaya papel para sa incubation na 24 hours. After 24 hours, pwede na po siyang gamitin.